Sup mga ka Jose. So welcome to our new episode of Ka Jose Motovlog. So today is the 24th of the month, December 24th. So disperas nga no, disperas ng Kapaskuhan. And kamusta naman kayo mga ka Jose? Alam ko yung mga loyal subscribers ko dyan, maraming salamat sa pagsuporta. Sir, tibay ng Honda, no? Merry Christmas! Nasa vlog kita, kaway ka naman. Sulit ka na dyan, ano? Ilan taon na yan, sir? Grabe, no? Sulit na. Oh my goodness. Ito nga, may checkpoint nga. So may mga checkpoint pala, no? 24. Alam ko pinag-utos ni President Duterte na mag-lockdown eh. Lakas din ni Rusi Titan kahit sa papahon. Nasa 5th gear ako nyan, pero papahon to, kayang-kaya. Okay, so talking about Christmas nga guys, naisip nyo na ba kung anong mga ireregalo nyo sa mga mahal nyo? Kung anong ireregalo nyo sa mga bata, sapagkat ang Pasko ay araw sa mga araw ng mga bata. So this episode nga guys is to buy the gift that I want this Christmas. So today guys, pupunta tayo sa Brixton Marketing and kukuha tayo ng helmet. Kukuha tayo ng helmet para mapalitan naman na natin yung dati kong ginagamit na helmet. Okay, turn left. Bakit traffic ang turn left? Nung meron sa turn left. Okay, so since 24 ngayon, I'm expecting na hindi ganun dapat ka-traffic. Tignan lang natin. Especially bawal lumabas. So yun nga, bilang motorcycle enthusiast, ang gusto kong regalo sa Pasko ay isang bagong helmet. So hindi naman ako choosy sa helmet guys, kahit yung mga mid-class lang or yung hindi naman sobrang mahal na helmet. Hindi naman masakit sa bulsa, pero ang importante ay mapoprotektahan tayo sa panahon ng aksidente. Mapoprotektahan yung ating ulo. Yan. Okay, and just to give you an update about sa odometer ng aking Ruzi Tyrant 250 or ni Tito Sen. It's currently 477. So, kung marireach natin before the year ends, 500 kilometers, so papa BMS na nga natin or preventive maintenance na nga natin si Tito Sen. Oops, aksidente guys, aksidente tayo guys. Kaya piece of advice sa mga
kamotorista natin or kahuse natin dyan na nagda-drive, no? Kung alam nyong nakainom kayo, kahit hindi kayo nakainom, basta sa tingin nyong wala kayo sa kondisyon, mainit ang ulo nyo, I would advise not to drive. Pakalmahin muna ang sarili. Napaka-importante yun para sa kaligtasan. Hindi lang ng iyong sarili, kundi ng kapwa nyong motorista. Dahil naniniwala ako na kahit ganong kaingat mo, kung kapwa motorista mo ay hindi nag-ingat, damay ka na. And guys, sa mga gusto nga pala mag-avail ng installment helmet, yung mga kausin natin dyan na hindi pa afford bumili ng helmet in cash or in full payment, so you can check out the one of my episode, the Brixton Marketing. Wag na wag kayong pupunta sa yellow lane, lalo na kung maluwag naman. Ibigay nyo sa kanila yan, linyang yan. Ngayon, kung sasabihin nyo naman na, eh, bakit yung motorcycle lane? Bakit yung motorcycle lane? Hindi naman sa kanila, pero pinapasok nila. Iyan nyo na sila guys, gumawa ng mali. Ah, basta tayo, ginagawa natin yung tama. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Alright, what's up? What's up mga ka-Jose? So yun na nga. Medyo buti na lang may nakita ba tayong classic helmet doon ng zebra, no? And then hopefully itong bagong helmet na to eh magamit natin sa buong taon ng 2021. Naway pagpalain tayo ng Diyos sa mga darating pa nating mga motovlog episode. So mamaya nga, ipapakita ko sa inyo ang bago kong nabiling helmet. So malamang nakita nyo na rin to sa iba. Napakasimpleng classic helmet lang to. Hindi to yung worth 6,000, 7,000 or 10,000 na helmet. This only worth 3,500. So, 3,500 worth helmet lang. Yun lang siya. Napakasimple niya lang. Basta importante lang sa akin eh, yung safety natin. Okay. Uwi na nga tayo. May classic 250 dun, oh, arangkada. Try natin habulin pero mabilis.
Okay nga, nakapagsinyasa na kami. Alam na yon. Alam na yun ng mga classic owners. Dahil si Bossing, ang aking QA cafe raiser, is also classified as cafe raiser. Kapag nga classic owner ka, you don't even care if madumi yung motor mo. Kasi yung putek parang part na rin ng design. Parang part na rin ng design ng motor mo, ng pagiging classic. Lalo na kung mas malinis, di ba? Mas pogi. Pero regardless kung malinis o madumi, classic is pogi. Classic is pogi talaga. Okay, doon. Shoutout nga kanina kay Kuya na naka-classic, no? So, para sa akin, kompleto na yung Pasko ko. Basta kompleto ang pamilya ko. And ito nga yung gift ko sa sarili ko is yung helmet na to. So sa mga nagtatrabaho nga dyan, guys, buy something for you. Sabi nga ni Bitoy, matanda na tayo kaya hindi tayo naglalaro. Pero ang katotohanan ay kaya tayo tumatanda dahil hindi na tayo naglalaro. So though yung age natin ay meron ng katandaan, 25, 30, 35, 40, hindi na nga tayo bata when it comes to numbers, when it comes to age. Kailangan natin gumawa ng pagkakaabalahan natin na para tayong naglalaro. Doing this motorcycle vlog, this is what makes me child. Huwag niyong hayaan na porkit pamilyado na kayo, kainin kayo ng stress, kainin kayo ng problema. So yun lang for this episode. Maraming salamat sa lahat ng nanood. Sa mga napadaan nga lang, kung nakaabot ka sa part na to ng video, please like, comment. Kung gusto mo magpa-shoutout, i-comment mo lang yan. Asahan mong i-shoutout kita.